Magandang umaga po sa lahat ng mga nakaantabay sa ating programa sa Punto por Punto. Ngayong umaga na ito, alas 6 pa ng umaga, ay meron po tayong video feature sa araw na ito. Ito ay tungkol doon sa sinalaysay ni Father Darwin sa kanyang live, yung isang biktima ng pananakit sa paa. Kalain nyo, pananakit sa paa. 13 years nang ininda ang sakit na yon. Pero tuluyan siyang napagaling nang siya'y lumapit sa ministry ni Kristo dito sa Ministry of Healing and Deliverance and Exorcism, at siya'y nagbalik upang magpasalamat kay Father Darwin. Yan ang ating alamin sa live ni Father Darwin. Okay, sa mga bago po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified po kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. Kaya wag na po natin patagalin, simula na po natin. Magandang araw mga kapatid, nandito tayo sa Lourdes Church sa KFC dito sa Tagbilaran, at birthday ngayon ni Ate Sheila. At wedding anniversary naman sa kanyang nanay at tatay. At sa araw na ito, ikakasal natin ang anim na mga... Hoy! Sans! Nag-live ako! Nandito si Sans. Oh, kasama ko si Sano Father Tata. Ang gwapo na pare dito sa KFC. Sans! So, tigas na Sans. Mga gwapon Sans. Lucky gwapon. Slim ka ron? Slim one na. Di nagpa, nagkano? Eh, abe, nagtuan na ka? Ina, kung gawa sa kakay, di ko kasunan na kaya tangan nila. Nagbabaghon, sa kenan sa imuha. Sa, may nga ka naman. Oo, nga, ina ka magmisa niya. Si Father Tata, kasama ko sa exorcism. Nag-live na ka siya siya, no, ikaw ka niya. So, God bless us. Mapaman, paabot pa ko nila. Kasi, ikaw ba mo kasama ba? Ako rin si Rosa? Ay, kamusta? Kinsa nila kasama? Mga empleyado ni Ate Sheila. Ah. Nung gawa sa ikaw, ano sila? Hindi pa. Mapaman, nasi pa magpasok. Nasi pagpasok. Welcome sa, wala? So, nandito tayo kasama natin. Ang Lord's Parish. Oh, ang ganda dito mga kapatid. Nandito ang Lakers sa resort. Si Monsignor Balanog. Bago lang siya nag-birthday na eh? Itong March na March. Lakers din eh, na-feel din eh. Taktak, playoffs. Nataktak ni. So, si Remart Santiago. Sige lang eh. Yeah. Sige, San. Musunod ko. Mabat ko. Pagpasa, mag-upload na. Sige, San. While waiting. God bless, Hans. So, Father Tata yun. So, siya ang assistant parish priest dito sa Our Lady of Lourdes. So, mga kapatid, Immaculate Heart of Mary po ngayon. Ngayong buwan na ito, meron nag-celebrate, nagdiwang din sila ng Pride Month. Pero dito sa simbahan, ngayong buwan na ito, hindi po ito Pride Month. Holy Hearts Month. Yan ang sabi ni Father Father Winston Cabading. Bakit Holy Hearts Day ngayon? Holy Hearts Month ngayon? Dahil ipinagdiwang natin sa third Friday of this month ang Sacred Heart of Jesus. At kasunod sa third Friday, Saturday, pinagdiwang ngayon. Pinagdiwang natin ang Immaculate Heart of Mary. Sa sunod na Wednesday, ipagdiwang din natin ang Most Chaste Heart of Saint Joseph. Kaya nga, Holy Hearts Month ngayon. So, ano bang mensahe sa buwan na ito? Yung ating damdamin, ang ating puso, ating i-consecrate kay Jesus, sa kanyang mahal na ina, at pati na ni Saint Joseph, no, the Holy Family. Kaya pala tinatawag itong buwan na ito Holy
Hearts Month. Dahil tatlo na mga personahe na nagbigay kahulugan sa buong buhay natin, buong pananampalataya natin. So, yung Immaculate Heart of Mary ngayon. So, yung mga, alam nyo, yung mga kaso namin sa exorcism na mga hinaharas ng ating mga kaaway, isa sa mga devotion na aming ini-encourage, no, yung Sacred Heart of Jesus, Immaculate Heart of Mary, and Most Chaste Heart of Joseph. Makatulong talaga yung devotion na yan sa struggle natin sa ating buhay against impurity. So, ngayong buwan na ito ay buwan ng dalisay na puso. At sila po si ating Panginoong Hesukristo, si Mama Mary, at si Saint Joseph, the terror of the demons, si Saint Joseph po. At mga kapatid, para malapit na, no? Para malapit na mga tapos sila, so hindi pa nakapaso mga bride. So, hintay muna ako dito kung nag-live tayo. 50 years yung nanay at tatay na Tishela. Just imagine, umabot sila ng 50 years. Grabe. So, yung iba ay hindi nga umabot ng isang linggo. Pero itong mga magulang nila Ate Shella at Kuya Dudo, kayong araw na ito ay ka 50 years nila, no, sa buhay mag-asawa. So sila ang nakamtan talaga nila, natupad talaga nila yung mga pangako nila sa 50 years ago nung sila ay kinasal sa Diyos, sa simbahan. So sa mga wala pang kasal ngayon, about time na yakapin natin si Kristo ng buong buo, hindi lang 3/4 but buong buo. Dahil ang unang milagro ni Kristo, kailan ba na naganap ang unang milagro ni Kristo? Sa kasal sa Kana. Kasi imagine ha, very significant ito sa mga tao na wala ng tiwala sa kasal sa simbahan, sa kasal ng Diyos. At sa pagparito ni Kristo dito sa mundo, mga kapatid, ang una talaga niyang milagro ay ang tubig. Ginawa niya nga ng alak. No, ginawa niya ng alak. At dahil doon, yan po ay malaking inspiration sa atin na ang Diyos ay kasama natin at nag-bless talaga ang Diyos sa mga tao na maisang dibdib sa harap ng bayan ng Diyos, at lalo-lalo na sa harap ng Diyos mismo sa pamagitan ng kanyang sacrament of matrimony. Siya mismo ang nagtatag niyan. Hindi pari, hindi obispo, hindi kardinal, hindi santo papa. Sino ang nagtatag ng sakramentong ito? Walang iba, ang ating Panginoong Hesukristo. Kahapon, nakausap ko ang isa sa mga pasyente na nagsishare siya sa atin. Sabi niya, alam mo ba, Father, for 13 years, isa babae, for 13 years, nahirapan akong maglakad. Itong dalawang paa ko, meron siyang ilagay sa kanyang paa upang maiwasan ang sakit. At for 13 years, mga kapatid, ano nangyari sa kanya?
umiinom siya ng pain reliever for 13 years. At bumalik siya kahapon, buong puso, nagpapasalamat dahil yung karamdaman niya sa kanyang paa, yung karamdaman niya na masakit, completely healed na po. Completely cured na po. At sabi niya, Fathers, kung wala itong ministering ito, hanggang ngayon, nagdudusa pa ako sa karamdaman na ito. Yan na iyon. Yun po ay tinatawag na demonic oppression. Dahil during deliverance, mag-react siya. Yung mga kamay niya ay hindi niya maigalaw. Hindi niya... Sobra yung... Grabe, violent yung reaction niya during deliverance. At nagpapasalamat po siya dahil nawala talaga lahat ng karamdaman niya ay completely healed. So ito po, sinishare po natin ito para to inspire a lot of priests, to inspire a lot of people to study more the ministry of the church, to study more the ways of Christ, to study more, to deepen our faith. Dahil totoo na kasama natin si Kristo. Paano natin malaman na kasama natin si Kristo? Nagtatag siya ng kanyang simbahan. Nagtatag siya ng kanyang iglesia upang madama natin litra po litra, visibly, ang kapangyarihan ng Diyos para sa atin. O, nandito naman si Father Tata. Hindi pa natapos, Father Tata. No. Nag-prepare si Father Tata ng humili niya. Nagdala siya ng ano. Anticipated, mamaya. So, tingnan ko muna kung... So, yung babaeng yon ay... Okay na. Ako na. Paso na ako. God bless po.